Yes, Monday, mga kapuso. May ilang iwas muna sa kanin. Kaya naman, bibida natin ngayon sa inyo isang dish na garantisado healthy at mura. Ang kinisang Ampalaya Classic. Pero ang pait na Ampalaya, pwede niyong gawa ng remedyo. At ituturo sa atin yan ni Chef Jonas ng Good Morning, Chef! Good morning. Alright, so syempre kasama rin natin magluto. Actually, siya ang magluto. Ika-guide lang siya ni Chef Jonas. Si Mike. Chef Mike. Chef Mike. Chef for the day. Okay, so mag-umpisa ka na magluto, Mike. Alam ko, alam mo na yan. Or paano nga ba? Medyo. Ano ba una dapat? Okay, first things first, bawasan natin ng konting oil. Maybe bawasan ng oil. Dami, no? Syempre kasi kailangan niya talaga healthy. Sorry. So dapat konti na talaga ang oil. Okay. Okay. So, meron na akong ampalaya dito na pre-prepare ko na. Uh-oh. And first thing gagawin ni Mike, gisa muna natin yung onion. Lahat ng sinayasa natin. Yeah. Sige, go! And then what... Gutom na yung mga tao dito na encouraging sila. And then what you can do is lagyan mo ng konting asin ito right now para matulungan niyang mabawas, maglabas yung moisture para hindi masunog yung onions mo. Ganun pala yun? Same thing with garlic. Alright. And it also helps release the flavor into the oil kasi yung oil yung magpa-flavor ng everything. So by using the salt, you're releasing the moisture inside. The moisture. Alright. And then after that? After that, you put the garlic. Okay. Pag bumabango na ba yung onion? Bumabango na yung onion yun, nilagay yung garlic. At syempre, alam mo na, dahil dito sa TV, fast track tayo. So, kailangan lagay na natin yung garlic. Pero kayo, antayin nyo na bumabango talaga siya. At pagkatapos naman ng garlic... Okay, igisa natin ng... Igisa natin a few seconds. Okay. Pag mabango na siya, ilagay na natin ang palaya. At napakabango talaga. And then, diretso na tayo dun sa tomato and yung tinapa. Okay, na, tamang ginagawa yan ni Mike. Na-mention mo kanina na chef na yung palaya na bawasan na paita. Paano mo ginawa yan? Okay. What you need to do is kailangan mong... lagyan ng asin yung silinize mo ng ampalaya. Of course, you try to slice it thinly para hindi masyadong mapait. Okay. And then, paliguan mo ng asin. Sige, paliguan ng asin to. Hindi rock salt itong ginagamit natin. Iodized salt to. Either way. Either Importante is the chemistry. Yung salt, what it does, dinidehydrate niya. Tinatanggal niya yung moisture. And nasa moisture mo yung pait eh. So, ano malabas? Kung ano sumasama sa asin? Imamassage mo. If I do this for 5 minutes, makikita mo basang-basa na to. Oh. And then, ipo-pour out ko yan, hugasan ko siya, ulitin ko. The other thing you can do is ikukulo natin to sa salted water. Okay. And that will also help release yung mga moisture niya. Tapos tatanggalin mo na lang yung tubig. Tapos yun na yun, pwede mo na gamitin yan. Yes. Okay. So, nilagay na yan ni Mike kanina. So, we have our onion, garlic, and then the ampalaya. Tomato. And then kamatis. I can smell it na. Ang bango-bango talaga. At habang ginagawa yan ni Mike, nakikita niyo naman dito yung ginawa na kayo ni Chef Jonas. Ang ating ginisang ampalayang napaka-itlog na. Sarap. Ready to eat, Ivan. Bro, I have a gift for you. Gift for you talaga. Sige, kumain na kayo. At yan, nilagay na ni Mike yung tinapa. There you go. Okay. Ito, once, i-garnish lang natin yung ano, para lang may extra level of flavor. Kasi... yung ampalaya, mapait. Oo. Yung kamatis, maasim. Oo. Yung onions, matamis. Oo. Ito, lalagyan natin siya ng parang fresh flavor na mas bright ng konti para lang may balance everything. Alright, yun. Pagkatapos yung mukhang kailangan ng dessert. Maraming salamat, Mike. Maraming salamat, syempre, Chef Jonas. Alright, mga kapuso, yan po. Pwede yung kainin. Wag is the bait. Ang ampalayang napakasarap ihain. Babalik po agad ako ng hirit.